Hello, kayo ho ba? Kumusta na? Kami ho ngayon ay naandine sa Tampa, Florida. Bigla ko hong namiss ang Pilipinas kaya noong naalaman ko na meron palang pistahan din sa Florida, ay akin hong kinulit si Boy Hawot at sabi ko tayo muna ay mamista. Ay ako na may ayaw mong iuwi sa Pilipinas ay kahit di naman laang ay maranasan kong makipagbanding sa mga Pilipino. Kaya naman ho kami ay nagrent ng Airbnb, ariho ang itsura sa loob, ako ho inatuwa at kumpleto ang kanilang gamit at meron pa ho silang rice cooker. At ako rin ho ay na-excite dahil si Mia ay ma-expose sa pinakamalaking Filipino gathering din sa Amerika. Bangka ako namin ng aming Filipiniana at barong at kami raw ho ay sasali sa sagala. Gayon ho kabongga ang Philfest din sa Tampa. At dahil ho tayo ay nasa medyo malaking syudad, kaya naman ho yan, medyo traffic ho ngayon. Ay biglang luksaw ang aking dugo nang aking makita ang mga naglalakad na mga Pinoy. Ang pagkakaiba lang ho ay din sa Amerika ay wala kang makikitang nakapayong at sila na may hindi natatakot mangitim. At din ho ay hinahangaan ang more ng kulay. Naalala ko tuloy ho nung ako'y nasa Pilipinas ay garne-garne ang mga tao kapag pistahan sa barangay. Ikay maglakad-lakad laang at maya-maya ikay papayapayan na ng may-ari ng bahay at ikay doon na sa kanila pakakainin. Gayon ho ka-hospitable doon sa aming barangay. Sa sobrang dami ho ng tao ay kalayo ng pinarkingan ng aming sasakyan at meron pa ho kaming bayad na $10. Ay di aray, kami ho inapasabak din sa mahaba-habang lakaran. Si Matt ho ay nasa arawan at ako naman ay naandine sa lilom ng punaw. Hanggang sa si Mia ho ay napagod na at nagpakarga na sa kanyang daddy. At sa wakas, kami ho ay nakarating na din sa Philfest. Akala nyo ho ba ay madaling maglakad ay hindi rin ho. Ang pagka-alis-is din ho pala din sa Florida para na rin hong ikaw ina sa Pilipinas ang pagka-inite. Tagaktak na ho ang aming pawis bago kami nakarating din eh. Pagpasok ho namin sa entrance ay kami ho ay nagpa-register pa at kami ay binigyan ng bracelet na palatandaan na kami inagbayad din eh. Bumungad ho sa amin ang amoy ng Filipino food at street food. Pakiramdam ko tuloy ay ako'y nasa palengke at bigla akong na-feel at home nang makita ko ang pagkahabang pila. Ayan ho, ang hindi ko namay sa Pilipinas, inang kupaw. Ari naman hong si Mia ay nakapagbihis na ng kanyang Pilipinyana galing sa Noble Creations online. Ay di ang pagkaganda, kaya laang ho ay siya inanibago sa init ng panahon. Kaya naman ho ari siya nasa loob ng van at siya inagpapa-aircon. Banday ka na may ari ho igaling pa sa Tennessee ay pagkalamig naman ho doon. Bago ho din ay saksakan ng init, kaya ho siya inanlambot na. Buti na lang ho, to the rescue ang Filipino food at siya ay aming pinakain para siya ay magkaroon ng energy. Bigla namang nabuhayan si Mia noong sinabi ko sa kanya na ang kanyang kaibigan na na-meet namin sa New York Fashion Week ay naandini rin ho. Walang iba kundi si Roxy Hodzik. Yan ho ay may nag-viral din na video inyong panoorin sa kanyang page. At may pabonus pa ho, kasama niya ang kanyang mga kapatid. Yan ho ay triplets, dalawang babae at isang lalaki. At kakatuwa rin naman ho ang mga Pinoy at Kano na nakasuot ng Filipiniana at barong, sadya naman hong napaka-eleganteng tingnan. Ari na ho ang ating Mia at si Ate Roxy, proud na lumakad sa stage. Talaga naman hong model na model ang kanilang paglalakad. Ay syempre bilang kanyang ina ay ako naman ho ikisay na sa kilig. Ika ko naman ni anak ko iyan, yan ang bunga ng pagmamahala namin ni Boy Hawot. Sa hinaba-haba ng pagrampa, sa prosesyon din ang tuloy, charot. Ay para nga palang ikaw ina sa Pilipinas din, tingnan nyo naman ho at meron pa silang paarkong pabulaklak. Ayan ho ang kanilang Flores de Philfest. Pistang pista ho talaga, tingnan nyo naman ho at meron pa silang pabandiritas sa itaas. Ari naman hong si Boy Hawot ay talaga namang ang pagkatipo para ho raw siyang senador sa kanyang barong Tagalog. Ay ako naman ho, i-proud na proud sa mga aray, kaya naman ho kahit na ako'y magpatikad sa arawan ay ayos laang basta ma-videohan ko ang aking mag-ama. Ari ho, inyo munang enjoy ang Flores de Philfest at ako'y magpapahinga muna sa voiceover at ako'y ngawit na ho ang ngalangala. Please welcome the beautiful Filipino and Americans in USA.
Ako naman ho ay tuwang-tuwa at naiparanas ko sa aking mag-amang hilaw ang presisyon ng mga Pilipino. Tingnan nyo naman ho, si Matt ay Pinoy na Pinoy talaga at di ni pa naghubad ng barong sa likuran. Kagandahan ho din ay hindi ka pa mababagot at meron ho silang mga show sa stage na nagpapakita ng kultura ng mga Pilipino. Ang maganda pa ho din ay nagkakabanding-banding ang mga magkakalahi. At si Mia ay nakakatagpo ng mga Phil-Am kids na katulad niya na kanyang nagiging mga bagong kaibigan. Ang tawag ho pala sa kanilang venue ay Bayanihan Arts and Event Center. Kaya ho kung kayo'y mapapadpad sa Tampa, Florida ay pwede kayong pumunta din at magpapicture sa kanilang bahay kubo. Hindi pa ho tapos ang event ay kami ho ay nagkaya kagana na mag-restaurant na laang at kami ho ay naiinitan. Kakapanghina din naman bago si Mia ipanay pa ang pakarga. Ano ba arit inilapit na ang camera? Abay sadyang si Boy Hawot ay pagkagaraw. Buti na lang ho at meron silang service ari ho ang aming sasakyan papunta sa parking lot. Kami ni Mia ay sitting pretty, ang daddy, Pinoy na Pinoy, standing ovation. Kulang na lang ibigyan ng isang basket na manay at panutsa at pwede na rin maglako sa bus. Joke. At ayan, kami ho ipalabas na ng bus. Marami ho palang nakakilala sa atin din sa festival, kaya ho pala yan, si madam ay kaganda ng inginingiti. Napakasarap hong isipin na marami kang kapwa Pinoy na sinusuportahan ng iyong vlog. Ari naman ho, ang ebidensya sa sobrang init din ang aming halo-halo ay naging palamig na. Kami ho ay dumiretso na din sa restaurant. Mga bigatin ho ang aming kadiner at sila ho ay mga leader ng NAFA, isa sa pinakamalaking Phil-Am organization din sa Amerika. Kasama rin ho namin ang aming family friend na The Hod Six. Sila ho ay mga vlogger din at kami ho ay nagpapalitan ng idea kung paano namin mapapalagaw ang aming mga vlog. Arihaw ang aming in-order katakam-takam ang itsura. Kung ang akin ho ay may kanin, si Matt naman ay may fish burger. Pagkatapos kong kumain ay siyempre hindi mawawala ang pitsura ng mga bata. Halata naman ho na sila'y may lahing Pinoy, tingnan nyo naman ho at kaganda ng inginingiti. Tunay na masayahin ang mga batang aray. Pagkatapos ho namin kumain ay mag-ice cream pa daw kami. Ay ang pagkakaganda ng aking katabay. Kami ho ni Roxy ay halos magkamukha na sa ilong laang kami nagkatalaw. Ay Diyos ko po, Ruday. Siya ho ituwang-tuwang makisakay sa aming truck at si Matt ho ay karaskas na pagpapatakbaw. Siya daw ho ay parang nakasakay sa roller coaster. Kami ho ay nakarating na sa ice cream shop at dali-dali ho namin kinain ng aming ice cream at ari ho'y pagkabilis matunaw. Ari ho'y mga bata ay kahit gabi na ay hindi maubos-ubos ang energy kaya ho yan sila ikaribok na at patikad pa ng patikad. Ako naman ho'y natutuwa at sila'y maalam maglaro ng nanay-tatay. Kasarap ho nilang pagmasdan parang ako'y ibinabalik sa pagkabata doon sa Pilipinas. Habang ang mga matatanda ay naguhuntahan ay kami na andoon laang sa isang sulok at ako'y nakikipaglaro sa aking mga kaibigan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Kasarap nga ho bang balikan ng ating pagkabata at ng ating ring pinanggalingan? Simpleng-simple laang ho noon ang ating buhay pero tayo ho ay ligayang ligaya sa mga maliliit na bagay. Kaya take time to relax and be happy and enjoy the company of your family and friends. Hanggang dito na ho laang and thank you for watching. Bye!